araw ng Sabado habang nagpapahinga itong si Tatay Mauricio sa kanyang kwarto. Pumasok si Ismaila, ang kanyang bunsong kapatid na babae. Sabi nito na may naghahanap daw sa kanya sa labas. Kaya agad na lumabas si Tatay Mauricio ng kwarto. Paglabas niya, nakita niya ang dalawang tao na nakaupo sa sala nila. Hindi niya kilala ang mga ito at pansin niya doon sa isa, nakasuot ito ng kasuotan ng pare. Napakunot ang noo ni Tatay Mauricio habang nakatingin sa dalawa. Pilit niyang tinandaan kung sino at saan niya nakilala ang dalawang ito. Pero wala talaga. Hanggang sa tumayo na ang isa at lumapit kay Tatay Mauricio. "Tuy, hindi mo na ba ako nakilala? Kababata mo ako, si Zacarias." Biglang nagliwanag ang mukha ni Tatay Mauricio. Naalala na niya ang isang ito. Ito ang laging kalaro niya noon sa sinawahan, ang bukirin nila Papa Gorio at Tatay Dadoy. Ang mga magulang ni Zacarias ay isa sa mga tauhan ni Papa Gorio na siyang nangangalaga sa kanilang bukirin. Masaklap ang karanasan ng kaibigan niyang ito dahil naubos ang pamilya ni Zacarias ng atakihin ng mga amamatyag. Tanging siya lamang ang nakaligtas dahil ipinasok si Zacarias sa isang hukay na nasa ilalim ng kanilang bahay. Patay ang lahat na nakatira sa bahay nila, pati na ang kanyang dalawa pang kapatid. May naawa na pare kay Padre Zacarias at dinala ito doon sa liti at pinag-aral. Ang huling balita ni Tatay Mauricio tungkol sa kanyang kaibigan, nasa seminaryo na ito ngayon. Hindi na niya nakilala ang kanyang kaibigan. Nag-iba na ang hitsura kasi nito. Ilang sandali, lumapit kagad si Tatay Mauricio at yumakap kay Padre Zacarias. "Kumusta ka na?" ang tanong agad niya sa kaibigan. Tumawa lang ito at agad na nagwinto. Masaya na rin si Tatay Mauricio dahil nagiging mabuti din ang buhay ni Padre Zacarias doon sa piling ng umampong pare. Ipinakilala din ito ang alalay na si Marco. Ito ang isa sa kanyang mga katulong at kasakasama. At habang kumakain, nagkwikwentuhan lamang ang magkakaibigan. Ang sabi ni Padre Zacarias na dito na siya madistino. Matagal na niya itong hinihiling at ngayon, napagbigyan din siya. At ang sabi pa din ng pare na baka pwede doon muna sila Tatay Mauricio matutulog pansamantala ngayong gabi para makapagkwentuhan na rin sila. Isasama din nila ang dalawa pang kababata nila na si Insong at si Poldo. Kaya sa hapon din na yon, sumama na agad si Tatay Mauricio, Insong at Poldo kay Padre Zacarias. Nasa sinawahan pa rin ito nakatira. Pero doon na sa gitna ng gubat. Ayaw muna nitong tumira doon sa simbahan dahil nandoon pa ang pare na kanyang papalitan. Mas pinili nito sa tahimik na lugar pansamantalang titira. Malayo ang lugar na ito doon sa bukirin nila Papa Gorio. At makalipas ang isang oras na biyahe, narating na din nila ang lugar. Nasa gitna nga ito ng gubat. Hindi nila alam Tatay Mauricio na may bahay na pala na nakatayo dito sa gitna ng kagubatan. At ang sabi ni Padre Zacarias, mag-isang linggo na rin na dumating sila dito sa lugar ng sinawahan. Hindi naman kalakihan ang bahay, tatlong kwarto at may nakahiwalay na kusina. At pansin din ni Tatay Mauricio ang mga nakatanim na halaman na nakapalibot sa bahay. Alam niya ang mga ito. Mga panguntra ang mga ito sa mga nilalang sa kadiliman
lalo na sa mga iba't ibang klaseng mga aswang. May isang maliit na kubo din sa gilid ng bahay nila Padre Zacarias at medyo nakapatong ito sa isang malaking putol na puno. Napaka-presko ng lugar. May mga alagang manok at baboy din ang pare. Matapos makapaghapunan, nasa labas ng bahay sina Padre Zacarias, Tatay Mauricio, Puldo at Insong. Nasa maliit na kubo sila at nag-iinuman ng tuba. Nagkwikwentuhan lamang ang mga ito at nagkumustahan. Hanggang sa pumasok na sa loob ng bahay sina Insong at Puldo. Naiwan sa labas sina Tatay Mauricio at Padre Zacarias. Nagiging seryoso na ang kanilang usapan. Sabi ni Padre Zacarias, "Toy, nabalitaan ko ang iyong pagiging antinggero. Alam ko din na may mga taglay ka at karga dahil ramdam ko ito ngayon. Alam kong hindi lingid sa iyo ang nangyari sa aking pamilya. Matagal ng panahon na gusto kong bumalik sa lugar na ito. Gusto kong maipaghiganti ang kamatayan ng aking mga magulang at ng aking mga kapatid. Bakit dito sa gubat na ito, pinili ko na manirahan? Dahil ayon sa aking abyan, nandito pa ang mga aswang na amamatsyag. Kaya hindi ako agad nakabisita sa inyo. Inuna ko munang halughugin ang gubat ng sinawahan. Naramdaman ko ang mga amamatsyag, pero hindi ko pa rin ito mahanap kung saan ang insaktong lugar ng mga ito." May kinuha si Padre Zacarias sa kanyang bulsa at ipinakita ito kay Tatay Mauricio. Laking gulat niya dahil ang ipinakita ni Padre Zacarias ay ang agimat ng limatok at ang agimat ng kwago. May mga ipinakita din itong mga medalyon sa kanya. Ngayon, alam na ni Tatay Mauricio kung bakit maraming mga halaman ang nakapalibot sa bahay ni Padre Zacarias na mga pangontra sa mga aswang. May mga kakayahan din ito. At ang sabi pa ng pare na hindi lamang mga amamatsyag ang nakatira sa gubat ng sinawahan. Marami pang mga nilalang ang naninirahan dito. Maligno, inkanto, anito, diwata, kapri, at marami pang iba. May mga naging kaibigan din na inkanto itong si Padre Zacarias dito sa gubat. Alam ko, Toy, na alam mo na kung ano ang mga nakatanim sa palibot ng aking bahay. Dahil sa isang linggo na paninirahan ko dito sa gubat, may mga nanggugulo sa akin. May mga umaligid na mga nilalang. Pero hindi pa niya alam kung anong klaseng mga nilalang ang mga ito. Humingi din ng tulong ang pari kay Tatay Mauricio tungkol sa mga balak nito. Kinabukasan, pumunta ng simbahan si Padre Zacarias kasama sina Marco at Tatay Mauricio. Binisita ng pari ang kaibigan niya at papalitan niyang pari doon sa lugar. Pagkatapos, dumaan muna sila ng merkado at bumili ng mga makakain nila para bukas. At habang naglalakad, sabi ni Tatay Mauricio, "Padre, naramdaman mo ba na may nakasunod sa atin? At hindi ito normal na tao." Napatigil sa paglalakad ang pare at nakikiramdam. "Tama nga si Tatay Mauricio. May naramdaman na din siyang kakaibang nilalang." Lumingon-lingon sa paligid si Padre Zacarias. Sabi ni Tatay Mauricio, "Padre, tara na. Hindi pa natin mahanap ang nilalang na yan dahil sa dami ng tao dito sa lugar." Pagdating nila doon sa sasakyan ni Padre Zacarias, nag-uusal kaagad ang dalawa ng mga orasyon ng pampalinaw. Ramdam pa din kasi nila ang presensya ng mga nilalang.
At pagkatapos, nakita na agad ng dalawa kung saan ang mga ito. Nasa tapat ito ng tindahan na nasa unahan ng kanilang sasakyan. Apat na katao ang nakikita nila doon at titig na titig ang mga ito sa kanila. Nasa unahan sila, Toy, ang sabi ng pare. Sagot ni Tatay Mauricio. Mga aswang ang mga yan, Padre. Marco, umalis na tayo. Tingnan natin kung susunod pa rin ang mga yan. Kaya agad na pinaandar nitong si Marco ang sasakyan at umalis na sila ng lungsod. Habang binabaybay nila ang kalsada papunta doon sa gubat, nakikilamdam lang ang dalawa na wala na ang mga naramdaman nilang nilalang kanina. Pagdating nila ng bahay, sabi ni Tatay Mauricio, "Insong, Marco, samahan niyo muna ako. May kukunin tayo doon sa tabi ng ilog." Agad na umalis ang tatlo at mabibilis ang mga hakbang papunta doon sa tabi ng ilog, doon sa mga kawayanan. Hinahanap nila kung saan ang bagakay. Tanong ni Insong, "Bakit, Toy? May mga aswang ba?" Kaya sagot ni Tatay Mauricio, "Oo, Insong. Sinusundan kami kanina doon sa lungsod. Alam kong kami talaga ang pakay ng mga aswang na yon. Kaya kailangan natin na maghanda." Ilang sandali nang mahanap na nila ang pakay, agad na kumuha ang mga ito. Pagkatapos, nagmamadali ng umuwi. Pero palabas pa lamang sila ng kawayanan, agad na naramdaman ni Tatay Mauricio na may mga nilalang sa paligid. May mga aswang ang umaaligid sa kanila. Ilang sandali nang mahanap na nila ang pakay, agad na kumuha ang mga ito. Pagkatapos, nagmamadali ng umuwi. Pero palabas pa lamang sila ng kawayanan, agad na naramdaman ni Tatay Mauricio na may mga nilalang sa paligid. Sabi ni Tatay Mauricio, "Sinusundan talaga tayo ng mga ito. Marco, mauna ka na. Dalhin mo agad itong mga nakuha natin. Alam na ni Padre Zacarias ang mga gagawin. Humanda ka na, Insong." Ang ginawa ni Marco, agad na kinuha ang mga nakuha nila binitbit at mabilis na naglalakad pauwi. Pero nakailang hakbang lamang ito, agad din na napatigil. Dahil may nakita itong tatlong tao ang nakaupo sa ilalim ng isang puno doon sa unahan. Pero ilang sandali, biglang nagpulasan ang mga ito at nawala sa paligid. At nakita ng tatlo ang papalapit na sina Padre Zacarias at Bubong, ang isa pang alalay ng pare. Kaya pala nagpulasan ang mga aswang. "Tara na, Toy. Marco, dalhin na natin ang mga yan. Paggabi na, ramdam kong babalik pa ang mga aswang na yon." "Sinusundan talaga tayo, Toy, ng mga aswang na yon." "Oo nga, Padre. Ang ipinagtataka ko, bakit biglang sumulpot ang mga yon? Akala ko mga amamatyag lang ang makakalaban natin." Ang sabi ni Padre Zacarias, ilang araw na may nagpaparamdam sa kanila na mga aswang. Pero simula nang dumating si Tatay Mauricio, lalong nagiging agresibo ang mga ito. Nang makarating na sila ng bahay, agad na inilagay nila ang mga nakuhang bagakay sa palibot nito. Habang nasa sala, nag-uusap si Tatay Mauricio at Padre Zacarias. Bukas na bukas din, pupuntahan nila ang kakahuyan na nasa kabilang bahagi ng ilog.
Sa kahabaan ng kanilang tulog, napabalikwas si Tatay Mauricio. Nag-iinit kasi ang kanyang agimat ng pangilang kidlat. Alam na niya ang ibig sabihin nito. May mga umaaligid na kampon ng kadiliman. Kaya ang ginawa ni Tatay Mauricio, dahan-dahan na bumangon siya at naglakad papunta doon sa bandang bintana. Sinilip niya ang maliit na butas doon. Maliwanag ang buwan. Kaya kung may mga nilalang sa paligid, maaninag niya ito. Sinipat-sipat ni Tatay Mauricio ang labas. At ilang sandali, may mga anino siyang nakikita doon sa may kakahuyan. Alam ni Tatay Mauricio na mga aswang ang mga ito. Nang mapalingon siya dahil nakita niyang naglalakad din si Padre Zacarias galing doon sa kwarto papunta sa kanya. Padre, naramdaman mo din pala sila. Oo, Toy. Hindi talaga titigil ang mga yan. May kinuha na malaking krus ang pari at may pinindot ito at lumabas ang matalas na bagay. Ito ay gawa sa tanso at sa isang bulalakaw, Toy. Bigay pa ito ng isa kong kaibigan na Albularyo Salite. Lalabas tayo. Tingnan natin kung saan ang tapang ng mga aswang na yan. Masyadong makukulit na ang mga ito. Kaya agad na sumunod din si Tatay Mauricio kay Padre Zacarias. Lumabas na ang dalawa. Pagkalabas nila, agad naman na nagpulasan ang mga nilalang papunta doon sa kabilang kakahuyan. Naglalakad na ang dalawa papunta doon sa kakahuyan. Kinarga na din ni Tatay Mauricio ang kanyang mga agimat, pati na si Padre Zacarias. Nang malapit na sila doon, biglang napatalon paatras ang dalawa nang may mga kamay na galing sa lupa ang pilit na inabot ang kanilang mga paa. Sigaw ni Padre Zacarias, "Mga ama matyagtoy!" Humanda na agad ang dalawa. Nang biglang bumagsak ang limang mga aswang sa kanilang harapan galing doon sa itaas ng puno ng kahoy at agad na nakapalibot sa kanila ang mga ama matyag. Ilang sandali, unti-unting lumapit ang isang aswang sa kanila at ang sabi nito, "Ano ang kailangan nyo sa lugar na ito? Amin ang gubat ng sinawahan. Umalis na kayo kung ayaw nyong magiging pagkain ng aming angkan." Napatulala itong si Padre Zacarias dahil kahit na sa tagal ng panahon at kahit nag-anyong aswang ang kanilang kaharap, nakilala pa rin ito ni Padre Zacarias dahil sa tato nito sa braso at ang kwintas na suot ng aswang. Hindi makapaniwala ang pare. Ito ang kanyang Tito Raul, pinsan at malapit na kamag-anak ng kanyang mga magulang. At lagi itong nagpupunta sa kanila at minsan doon din makikitulog. Hindi siya nagkamali dahil tandang-tanda pa niya ang kwintas na ito dahil ang kanyang ama ang nagbigay nito sa kanyang Tito Raul. Napapatras ang pare. Ano ang ibig sabihin nito? Napansin naman yon ni Tatay Mauricio. Sabi nito, "Padre, bakit?" Nakatulala lang ito habang nakatitig sa aswang. Si Tatay Mauricio na ang sumagot, "Hindi nyo pamamayari ang gubat. Kayo ang umalis kung ayaw nyong masaktan." Handa na si Tatay Mauricio para sugurin ang mga aswang. Pero naramdaman niya ang paghawak ni Padre Zacarias sa kanyang braso. "Huwag, Toy. Huwag muna." Umaalulong ang mga aswang
at agad na nagpulasan ang mga ito papalayo. Tara na, Toy. Babalik na tayo sa loob ng bahay. Nagtataka man si Tatay Mauricio, pero agad din itong sumunod sa pare. Nang makapasok na sila, umupo sa sala si Padre Zacarias. At ang sabi nito, "Toy, nakilala ko kung sino ang aswang na lumapit sa atin kanina." Napatingin si Tatay Mauricio sa mukha ng pare. "Totoo ba ang sinasabi nito?" "Kilala ko ang isang yun, Toy. Dahil halos araw-araw kasama namin siya sa bukid. At kasakasama siya ng aking ama sa pagtatrabaho sa lupain ni Papa Gurio, ang iyong ama. Siya si Tito Raul, ang pinsan ng aking ama. Kilala mo din siya, di ba?" Parang bumalik ang mga alaala ni Tatay Mauricio. Pilit niyang inaalala ang hitsura ni Tito Raul. Dahil kapag pupunta si Papa Gurio sa kanilang bukirin, minsan ay isasama din siya. Kaya nakilala din niya at nakita itong sinasabi ni Padre Zacarias na Tito Raul. May nakita nga siyang tato na tulad kay Tito Raul. Pero ang tanong, bakit nagiging aswang ito? Buti na lang, hindi na nakilala ng aswang ang pare. Malaki na din kasi ang ipinagbago ng hitsura nito. Sabi uli ni Padre Zacarias, "Kailangan na makausap ko si Tito Raul, Toy. Marami akong itatanong sa kanya." Naintindihan ni Tatay Mauricio ang kanyang kaibigan. Hindi madali ang paglimot sa kanyang masalimuot na nakaraan. Buo na ang pasya nila. Bukas na bukas din, pupuntahan nila ang kakahuyan na nasa kabilang bahagi ng ilog. Pero sa gabing yun, hindi nakatulog si Padre Zacarias. Palaisipan sa kanya ang kanyang nakikita kanina. Sana walang kinalaman ang kanyang Tito Raul sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Dahil hinding-hindi niya ito mapapatawad. Patawarin siya ng Panginoon. Uubusin niya ang lahi ng mga aswang. Kinabukasan, maagang gumising ang grupo. Maagang inihanda nila ang mga gamit sa lakad nila ngayon. Tatlo lamang sila napupunta doon sa kabilang bahagi ng gubat. Si Tatay Mauricio, Padre Zacarias at Bubong. Maiiwan naman at magbabantay sa bahay sina Marco, Insong at Poldo. Makalipas ang isang oras, umalis na ang tatlo. Dala ni Padre Zacarias ang krus na balisong at isang mahabang karit na may pormang krus sa dulo. Gawa din ito sa tanso, habang si Bubong dala ang rifle nito at itak. May mga suot din na kwintas ang tatlo pangontra sa mga engkanto. Alam nilang pugad din ang gubat ng sinawahan ng iba't ibang klaseng engkanto at ibang nilalang. Ilang sandali, naglalakad na ang tatlo. Sinusuot na nila ang kakahuyan. Ramdam na nila ang mga engkanto na naninirahan sa gubat. At makalipas ang dalawang oras na paglalakad, may napansin si Tatay Mauricio na limang katao ang nanguha ng kahoy doon sa unahan, sa tabi ng pangpang. Kita na nila ito kahit medyo may kalayuan pa. Pero agad na naramdaman nila na hindi mga ordinaryong tao ang mga ito. Mga aswang ang kanilang nakikita. May napansin si Tatay Mauricio na limang katao ang nangunguha ng kahoy doon sa unahan, sa tabi ng pangpang.
Kita na nila ito kahit medyo may kalayuan pa. Pero agad na naramdaman nila na hindi mga ordinaryong tao ang mga ito. Sabi ni Padre Zacarias, mga aswang, pero hindi mga amamatsyag ang mga yan. Sabi ni Tatay Mauricio, ano ang gagawin natin, Padre? Kaya sagot ng pare, huhulihin natin ang isa sa mga yan. Gusto kong makausap si Tito Raul. Kaya dahan-dahan at maingat na lumapit ang tatlo doon sa kakahuyan habang abala ang mga aswang sa mga ginagawa nito. Hindi sila napansin ng mga ito kaya malayang nakalapit ang tatlo doon sa lima. At nagulat na lang ang mga ito nang maramdaman ang presensya nila. Napatalon kaagad ang mga ito at napatras. Pero nakaharang na si Tatay Mauricio sa lima. Sabi niya, tumigil na kayo. Hindi yung masasaktan. Gusto lang naming kausapin kayo. Pero tumitig lang sa kanila nang napakatalim at humanda na sa pag-atake ang limang mga aswang. Dahan-dahan na lumapit si Padre Zacarias sa lima at ang sabi ng pare, hindi kami makipag-away sa inyo at siguro ay naramdaman ninyo ang aming mga karga. Wala kayong laban sa amin. Pero umaangil lang ang mga ito at ilang sandali tumalon kaagad ang lima papunta doon sa damuhan at mabilis na tumatakbo papalayo. Pero naunahan na ito ni Tatay Mauricio. Nakaharang na ito doon sa damuhan at binigyan ng isang sapak sa tiyan at panga ang isa. Tumba agad ito sa lupa. Pagkatapos, inabot niya ng sipa ang isa pa at suntok sa batok naman doon sa isa. Nakatalo naman doon sa batuhan ang dalawa pang natira. Pero inabot na ito ng hampas ng karet ng pare. Tinamaan ito sa paa. Pagkatapos, hinila niya ito. Bumagsak ito sa lupa habang namimilipit sa sakit. Tinamaan naman ng Ripley ni Bubong ang isa pang aswang. Pero hindi ito napuruhan. Kaya nakatalon pa ito doon sa kabilang mga kakahuyan. Pero mas mabilis si Tatay Mauricio. Naabutan niya agad ang aswang at mabilis na sinipa niya ito sa likod at sinuntok sa ulo. Tumingbuwang kaagad ito sa lupa at gumulong doon sa damuhan. Namimilipit sa sakit ang mga ito. Nagmamakaawa na ang mga aswang. May mga itinatanong si Padre Zacarias sa limang mga aswang tungkol ito sa kanyang Tito Raul kung kilala ba ng mga aswang ang pangalan na ito. Nakita nilang gulat na gulat ang limang mga aswang pagkarinig nila sa pangalang Raul at tumitig ang mga ito sa kanila. Alam nilang kilala nga ng mga aswang na ito si Tito Raul. Bakit kilala mo ang aming pinuno? Ang tanong ng isang aswang. Nagulat ang pare sa kanyang narinig. Pinuno ng mga aswang si Tito Raul. Ilang sandali, pinakawala nila ang tatlo sa mga ito at ginawang biyag ang dalawa. Gustong makausap namin ang pinuno ninyo. Ngayon din, sabihin nyo na maghihintay kami dito. Kapag ayaw ng pinuno ninyo, kamatayan ng dalawa nyong kasama. Pagkatapos, nagmamadaling umalis na ang tatlong mga aswang. Iginapos naman nila ang dalawang aswang na natira. May ipinahid si Padre Zacarias sa sentido ng dalawa at agad na nawalan ito ng malay.
Toy, kailangan na gumawa natin ng mga pambakod at pangharang. Hindi dapat na magpabaya sa mga aswang ngayon. Kaya pagkatapos na maigapos ang dalawang mga aswang doon sa puno, agad na kinuha ng tatlo ang mga dadadala nilang kagamitan. May mga binulbod si Tatay Mauricio at Padre Zacarias sa palibot nila at may mga ibinaon din silang mga buto ng kahoy sa paligid. Nang matapos na gawin nila ito, nag-uusal na sila ng mga orasyon. Makalipas ang mahigit isang oras, nakita na nilang may mga paparating na mga nilalang. Malayo pa ang mga ito, pero ramdam na nila na mga aswang ang mga paparating. At habang papalapit ang mga ito, nakilala agad ni Padre Zacarias ang isa sa kanila, ang kanyang Tito Raul. Sa tingin nila, humigit kumulang 20 mga aswang ang paparating. Kaya humanda na din ang tatlo. Inihanda na din ni Tatay Mauricio ang dalang itak na gawa sa tanso, pati sina Padre Zacarias at Bubong ay humanda na din ang dalawa. Nang makalapit na ang mga ito, mapapansin mo agad na hindi ito mga normal na tao. Parang hindi mapakali ang mga ito. Panay ang kamot sa katawan. May mga tutuwad, tatayo at tutuwad uli. Kakaiba din ang mga mata ng mga nilalang na ito. Hindi ito makatitig ng matagal sa kanila. At amoy na amoy na din nila ang kakaibang baho ng mga ito. Tinitigan ni Padre Zacarias ang kanyang Tito Raul. Tandang-tanda na niya ang hitsura nito dahil hindi pa ito nag-anyong aswang. Pagkalapit nito sa kanila, agad na sabi nito, "Kunin na namin ang dalawa namin kasama at makakalabas kayo sa gubat na ito ng buhay." Walang kagatol-gatol na sabi ni Tito Raul ang sagot ni Padre Zacarias, "Pakawalan namin ang dalawang yan. May mga itatanong lang ako sa'yo at kailangan mo na sumagot ng maayos." Pero parang walang narinig ito sa sinabi ni Padre Zacarias. Bagkos, inutusan pa nito ang apat na tauhan na kalagan ang dalawang aswang na nakagapos doon sa puno. Mabilis na naglakad ang apat papunta doon sa puno kung saan iginapos nila ang dalawang aswang. Kaya humarang kaagad si Tatay Mauricio doon sa apat na aswang. Ang sabi nito, "Isang hakbang pa at makakatikim na kayo." Dito na nila nakita na biglang nagbago ang mukha ng Tito Raul ng pare. Tumitig ito sa kanila at nagpapahiwatig ng galit sa mukha. Pati ang ibang mga aswang, unti-unting nagbago na din ang hitsura ng mga ito. Lumabas ang mga mahahabang pangil at kuko. Humaba ang uso at handa ng umatake. Tumingin si Tatay Mauricio kay Padre Zacarias at naghihintay ng hudyat para umatake. Pati si Bubong, nakatutok na ang rifle nito sa mga kalaban. Lumabas ang mga mahahabang pangil at kuko. Humaba ang uso at handa ng umatake. Tumingin si Tatay Mauricio kay Padre Zacarias at naghihintay ng hudyat para umatake. Pati si Bubong, nakatutok na ang rifle nito sa mga kalaban. Nang suminyas itong si Tito Raul, mabilis na nagsitalunan ang mga kasama nitong mga aswang papunta sa kanila. Agad naman na inatake ni Tatay Mauricio ang apat na nasa kanyang harapan. Pinaputokan na din ni Bubong ang mga papasugod na mga aswang.
tinamaan niya ang ilan sa mga ito. Pero mabibilis din ang mga aswang. Muntik nang tamaan si Bubong ng kalmot ng mga ito. Kaya napapatras si Bubong at napasandal doon sa may puno ng kahoy. Agad niyang binaril ang isang nakalapit sa kanya. Nang tamaan ito sa ulo, agad itong umaangil at nangingisay. Mabilis na din na umatake si Tatay Mauricio sa mga paparating na mga aswang. Hanggang sa sumigaw na itong si Padre Zacarias. Tumigil kayo, Tito Raul. Patigilin mo ang iyong mga kasamahan. Gusto kitang makausap. Biglang itinaas ni Tito Raul ang kanyang kanang kamay. Hudyat ito na tumigil sa pag-atake ang kanyang mga kasamahan ng mga aswang. Pagkatapos, umangil ito ng napakalakas. Ang sabi nito kay Padre Zacarias, "Sino ka? Bakit mo ako kilala?" At tumitig ito ng napakatalim kay Padre Zacarias. Nakipagtitigan na din ang pare. "Hindi mo na ba ako natandaan, Tito Raul? Ako si Zacarias. Ako ang anak ng pinatay ng mga aswang." Napapatras itong si Tito Raul sa narinig at parang hindi ito makapaniwala. Hindi ito makapaniwala na buhay pa ang kanyang pamangkin. Hanggang sa nakita nilang unti-unting nagpalit ito ng anyo. Nagbalik ito sa pagiging tao. At nakita nila na may dumadaloy na mga luha sa mga mata nito. "Zacarias, buhay ka. Ang buong akala ko sa loob ng ilang taon ay kasama ka sa mga napatay ng mga tiktik na aswang." Lumapit ito sa kanila habang patuloy ang pagdaloy ng luha nito. Agad na inihanda ni Padre Zacarias ang dalang karit. "Ano ang kinalaman mo sa kamatayan ng aking mga magulang, Tito Raul? At ano ang ibig sabihin nito? Isa kang aswang." Tumigil sa paglalakad itong si Tito Raul. Huminga ng malalim bago sumagot. "Matagal na ang panahon nang makapag-asawa ako ng lahi ng mga aswang, Zacarias. Simula noon, dahan-dahan na akong niyayanggaw hanggang sa tuluyan na akong nagiging aswang. Noong mga panahon na kasama ko kayo sa bahay, nagsisimula ng lumukob sa aking katawan ang pagiging aswang. Pero hindi ko ito pinagsisihan dahil mahal na mahal ko ang aking asawa at kahit na isa akong aswang at naging pinuno ng mga ito, pinairal ko pa rin ang pagiging makatao. Hindi kami namimiktima at kumakain ng mga tao. At isa pa, Zacarias, wala akong kinalaman sa pagkamatay nila tatang at nanang, pati na sa mga kapatid mo. Ang pumatay sa mga magulang mo at kapatid ay galing sa lahi ng mga tiktik na naninirahan sa kabilang bahagi ng gubat na ito. Sinubukan namin noon na ipaghiganti si Tatang, kayo. Pero bigo kami dahil sa mga panahon na yon, malakas ang puwersa ng mga tiktik. Namatayan kami ng apat na kasamahan ilang araw na ang nakaraan. Kaya sinalakay namin ang iyong kubo sa buong pag-aakala na kayo ang may gawa. Pero sa tingin ko ngayon, nagkakamali kami. Ang mga tiktik ang may gawa nito. Matagal na din ang alitan ng mga busaw at ng mga tiktik na aswang. Dahil ang gusto nila
sila ang maghari dito sa gubat ng sinawahan. Sumagot si Padre Zacarias. Tito Raul, maaari mo bang sabihin kung saan ang kinaroroonan ng mga tiktik? Kung plano mong gumanti sa kanila, Zacarias, imposible yon. Alam ko at ramdam ko na may mga kakayahan at may mga karga kayo, lalo na ikaw. Sabay tingin kay Tatay Mauricio. Pero napakarami ng mga tiktik. Mahihirapan lang kayo. Pero ito na siguro ang tamang pagkakataon. Sumama kayo sa amin, Zacarias. Tutulong ang buong angkan namin sa inyo. Matagal na din ang panahon na nais kong maipaghiganti ang kamatayan nila Tatang at Nanang, ang mga magulang mo. Kapag magkakasama tayo, matatalo natin ang mga tiktik. Nag-isip muna si Padre Zacarias bago sumagot. Sa tingin niya, totoo itong kanyang Tito Raul sa mga pinagsasabi. Nakita niya sa mga mata nito ang tuwa nang makilala siya. Sabi ni Padre Zacarias, "Toy, Bubong, sumama tayo sa kanila. Ito na ang aking hinihintay na tamang pagkakataon." Pumayag naman si Tatay Mauricio. Sa tingin niya, totoo itong si Tito Raul sa mga sinasabi nito. At ang sabi naman ni Bubong, "Padre, paano na itong mga napatay natin na mga aswang?" Si Tito Raul na ang sumagot, "Biktima lamang sila ng maling akala. Wala na tayong magagawa pa." At pinasan ito ng kanyang mga kasamahan at mabilis na naglalakad pauwi sa kanilang mga kubo, habang nakasunod naman sina Padre Zacarias. Ilang minutong paglalakad, narating na nila ang lugar nila Tito Raul. Nasa gilid ito ng pangpang, nakatayo ang mga kubo nito sa batuhan at ang iba nasa itaas naman ng mga puno ng kahoy. Marami din ang mga kubo na nakatayo dito sa pangpang. Malaki din pala ang angkan ng mga aswang na busaw. Nakita na din nila ang paglabas ng mga aswang sa kanilang mga kubo. Agad na itinago nila Padre Zacarias, Tatay Mauricio at Bubong ang kanilang mga karga ng mga pangunta. Baka hindi makakalapit sa kanila ang ibang mga busaw at maiilang ang mga ito sa kanila. Dumiritso sila doon sa pinakamalaking kubo, ang kubo nila Tito Raul. Nakita na din nila ang paglabas ng mga aswang sa kanilang mga kubo. Agad na itinago nila Padre Zacarias, Tatay Mauricio at Bubong ang mga karga na mga pangontra. Baka hindi makakalapit sa kanila ang ibang mga busaw. Dumiritso sila doon sa pinakamalaking kubo, ang kubo nila Tito Raul. Ipinakilala ni Tito Raul sa buong angkan ng mga busaw sina Tatay Mauricio, Bubong at Padre Zacarias. Pagkatapos, pinag-usapan na nila ang gagawing pagsalakay sa mga tiktik. Ang sabi ni Tito Raul, malaki ang angkan ng mga tiktik at naghari ito sa kabilang bahagi ng gubat ng sinawahan. Gusto din ni Tito Raul na muling matahimik itong kagubatan na ito. Pati ang ibang klaseng nilalang na nakatira sa gubat tulad ng mga engkanto, espiritu ay napipiste na rin sa mga ginagawa ng mga aswang na tiktik. Umaatake na din ang mga ito sa kalapit lugar ng sinawahan. Kaya kailangan na talaga natapusin ang grupo ng mga ito.
may mga ginawa din na mga matutulis na kawayan sina Tatay Mauricio at Bubong. Pagkatapos, may mga itinali na tila sina Tatay Mauricio sa mga kawayan para kaya itong hawakan ng mga busaw. Ang sabi ni Tatay Mauricio, kahit dapkis lang sa tama ng kawayan na ito, lubhang masasaktan ang mga tiktik na aswang. Kinahaponan, humanda na ang lahat. Buong pwersa na salakayin na nila ang lugar ng mga tiktik. Naghahati sila ng dalawang grupo. Dumaan ang isang grupo na pinamumunuan ni Padre Zacarias at Tito Raul sa kaliwang bahagi ng gubat kasama ng mahigit 40 mga busaw. Habang sa kabilang bahagi naman, kasama nila Tatay Mauricio at Bubong ang 50 membro ng mga busaw na aswang. At makalipas ang 2 oras, tumigil na sa paglalakad sina Tatay Mauricio. Malapit na sila sa lugar na sinasabi na lugar ng mga tiktik. Dumistansya pa sila dahil maaring agad na maramdaman sila ng mga tiktik. Sila Tatay Mauricio ang aatake sa harapan at sina Padre Zacarias ang bahala sa likuran. Sandaling nag-uusal na ng mga orasyon si Tatay Mauricio, mga orasyon na pampalinaw. At ilang sandali, naramdaman na niya ang kinaroroonan ng mga tiktik. Sabi ni Tatay Mauricio, "Bubong, humanda na kayo. Aatakihin na natin ang mga tiktik habang hindi pa nila alam ang ating mga presensya." Agad na humanda ang mga busaw. Hawak ng ilan sa mga ito ang mga matutulis na kawayan, habang si Bubong inihanda na din ang itak at ang rifle nito. Ganon din sina Padre Zacarias, nakahanda na mga ito sa likurang bahagi ng lunggak ng mga tiktik. Naghihintay lamang ang grupo nila sa gagawing pag-atake nila Tatay Mauricio bago sila gagawa ng anumang hakbang. Makalipas ang ilang minuto, suminyas na si Tatay Mauricio. Kaya mabilis nang tumakbo ang mga busaw. Papasugod ang mga ito doon sa mga tiktik. Ang iba sa kanila, mabilis na tumalon-talon sa itaas ng mga puno. Tumakbo na din sina Tatay Mauricio at Bubong. Ramdam na ng dalawa ang presensya ng mga tiktik. Gamit na din ni Tatay Mauricio ang agimat ng saging at ang agimat ng Kristo. Nabulabog ang mga tiktik sa ginawang bigla ang pag-atake nila Tatay Mauricio. Nagsitalunan ang mga ito galing sa batuhan at sa itaas ng mga puno ng kahoy. Hindi nila alam kung saan galing ang mga kalaban. Mabilis na inatake ng mga busaw ang mga tiktik. Tinutusok ang mga ito sa dala nilang mga matutulis na kawayan, pinagkakalmot at pinagkakagat. Pati sina Tatay Mauricio at Bubong, pinagbabaril na ni Bubong ang bawat mamataan na mga tiktik at pinagtataga ni Tatay Mauricio ang mga ito sa hawak na itak na gawa sa tanso. Dahil hindi nakapaghanda ang mga tiktik, agad na napapatay ang mga ito nila Tatay Mauricio. Lumalaban naman ang ilan sa kanila. May mga napatay din na mga busaw. Pero nang sumalakay na sina Padre Zacarias, unti-unting nauubos na ang lahat ng mga tiktik. Bawat tamaan ng karit ni Padre Zacarias, maririnig nila ang sigawan ng mga ito, mga angil at mga alulong. Putol ang liig, kamay at maraming sugat sa katawan nang bumagsak ang mga tiktik sa lupa. Nagkakalmutan naman sa itaas ng mga puno ang mga busaw at tiktik. Grabe ang ingay ng mga angil at alulong ng mga kapwa aswang. Nang biglang napatakbo si Tatay Mauricio nang makita si Bubong na pinagtutulungan na ng 4 na mga tiktik. Nasusugatan na din ito at nabitiwan ang hawak na baril. Napasandal ito
doon sa puno ng kahoy. Ang ginawa ni Tatay Mauricio, mabilis na inatake ang mga tiktik. Sinapak niya ang isa sa panga gamit ang agimat ng Kristo. Tumba ka agad ito. Sinundan pa ito ng mga taga ni Tatay Mauricio sa ulo. Umaangil agad ito at namatay. Pinagtataga pa niya ang tatlong mga tiktik hanggang sa bumulagta na din ang mga ito sa lupa. At makalipas lamang ang mahigit 2 oras na bakbakan, patay na ang mga tiktik. May mga ilan ang nakatakas, pero lubhang nasusugatan ang mga ito. Habang si Padre Zacarias, nililibot niya ang nagkalat ng mga katawan ng mga aswang na tiktik na nakandusay sa lupa. At kapag nakakita siya ng gumagalaw, pinagtatagpas ang mga ito sa hawak na karit. Ang mga nilalang na ito ang dahilan sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Sa loob ng ilang taon, naipaghiganti na din niya ang mga ito. Nang matiyak na partay ng lahat ng mga tiktik sa paligid, sinunog nila ang lahat ng mga bangkay, pati na ang tirahan ng mga ito. Pagkatapos, umalis na ang grupo nila sa lugar. Pasan ng mga busaw ang ilan sa mga kasama nila na namatay, ang ilan na nagbuwis ng buhay. Ngayon, tiyak na ni Tito Raul na muling matatahimik na ang kanilang angkan at ang bundok ng sinawahan. Pati si Padre Zacarias, matatahimik na din ito at maipagpatuloy na ang pagsisilbi sa simbahan. Makalipas ang ilang linggo, nagpalipat din agad itong si Padre Zacarias. Nagpapaalam na ito kay Papa Gurio at nagpapasalamat sa kaibigang kababata na si Tatay Mauricio. Thank you.